Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba sa iyong kadakilaan, pagbibiyaya sa amin. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Wala kami may pagmamalaki sa aming mga gawa, Panginoon, kundi kami ay tinubos mo lamang, Panginoon. Kaya salamat po sa oras na ito, sa aming pagharap at sa aming pag-celebrate ng Lord's Day. Naway patuloy ka naming itaas, tingalain, Panginoon, at patuloy ka naming ma-enjoy namin, Panginoon, ang biyaya ng inyong salita, Panginoon. Sa oras na ito, buksan mo po ang aming puso, baguhin kami ng inyong salita na patuloy kaming makalakad sa inyong tahakin, Panginoon, papunta sa inyong kabanalan. Salamat po. At sa mga papunta pa lang na aming mga kapatid, ingatan mo po sila. Sa aking pagbabahagi, naway kayo po ang siyang maitaas, maitago mo ko sa Lord, Panginoon. Kaya sa inyo lamang po, Panginoon, nakapurihan, pasasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Yan, so, Happy Lord's Day po ulit lahat, sa lahat. Itong devotion ko ngayon ay pinamagatan kong Holiness Must Be in Good Practice. Ito po ay makikita natin sa aklat ng Unang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 24 hanggang 27. Or ibabasahin ko na lamang sa English at sa ESV version. Ito po ang salita ng Diyos. Verse 24, Do you not know that in the race all the runners run, but only one receives the prize? So, run that you may obtain it. Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. So, I do not run aimlessly. I do not box as one beating the air, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Well, itong 1 Corinthians 9 ay nilalaman ng ating may nilalaman na pagtatalakay tungkol sa liberty o sa kalayaan ng isang Kristiyano sa kanyang pamumuhay bilang tagasunod ni Kristo. Pero merong ina-address si Paul sa kontekstong ito na kung saan ay merong mga limitasyon ang ating liberty o yung ating Christian liberty, yung ating kalayaan, na kung saan siniset ni Paul yung sa mga naunang chapter, sa chapter 8, na he sets forth how he followed them in his own life. He discussed his right to be financially supported by those who whom he ministers. So nakita natin doon sa mga naunang verses and sa mga iba nating mga nauunang chapter, diniscuss ni Paul na meron tayong kalayaan when it comes sa mga pagdating sa supporting sa church, yung mga gawain or kung saan na hindi natin kung saan pwede tayo maging maingat pagdating sa ating mga kalayaan. Pero dito nakita natin, din illustrate ni Paul yung isang runner o yung tinatawag natin sa panahon natin is yung marathon, yung pagtakbo. Sa ating ngayon, sa modern times, marami tayong tinatangkilik na sports. It's either in mind games, chess, or sa mga mobile games, or even sa mga physical games, boxing, soccer, or something na nilalaanan natin ng lakas o nilalaanan natin ng diskarte, isip. Pero makikita natin dito, hindi lang tayo sa sports may tinatangkilik, even sa work, even sa mga businesses, meron tayong ibang tinatangkilik. Dahil nakikita natin
or sa tao, likas sa kanila yung pagiging palaban or mag-compete. Related na dyan yung kanilang even sa mga trabaho, gusto natin na tayo ay nag-excel sa school. Gusto natin tayo, nag-excel tayo, we compete or we join extracurricular sa mga schools. And masaya and napaka-satisfying sa isang individual na nakakasali siya sa mga ganung competition or something na kailangan ibuhos yung kanyang o ipakita ang kanyang skills or kanyang nalalaman. Pero dito makikita natin sa konteksto na ating binasa sa 1 Corinthians 9:24-27 na we as Christian we need to understand why we need to obey God. And it is because He wants us to be holy as He is holy. Bilang Kristiyano, dapat ang alam natin or ang ating layunin bilang isang Kristiyano na niligtas ng Diyos at tinubos sa ating mga kasalanan ay hindi para maligtas, kung hindi para maging banal na katulad niya. Kaya gaya ng mga atleta na meron silang aim is para sa mga trophy or sa mga award na to, ang ating award or ating reward ay nasa atin na. Pero mamaya, i-explain pa ni Paul, i-explain ko sa inyo yung ibang mga sinabi, yung bakit. Ito yung in-illustrate ni Paul sa bandang dulo ng chapter 9. Na kung saan ang Kristiyano ay dapat magkaroon ng tamang practice sa kanyang kabanalan. So, ngayon masyadong more on sports dahil ito yung isang in-illustrate niya and doon lang tayo papasok. So sa ngayon, lalo na ngayon, ako kasi is mahilig ako sa basketball or something, sa mga chess, and nasusubaybayan natin yung mga, lalo na ngayon, playoffs sa or sa mga mobile games, lalo na sa ML, yung mga MPL sports, no? Ang saya, lalo na pag nakikipag-compete. Pero ang lahat ng to ay merong requirements o merong kalakip na pagsasanay. Hindi siya po pwedeng pumapasok tayo sa isang bagay na hindi tayo praktisado. Alam natin yan kasi lahat tayo ay nagdaan sa pagkabata. Alam natin na kapag tayo ay pumapasok sa isang laban na wala tayong alam, possible matatalo tayo. Or even, we are disqualified. So, mamaya, masasabi natin, ito yung ulitin lang natin, no, sa verse 24, sabi niya rito, do you know that all in a race, all the runners run? Diba? So, required, lalo na sa isang takbuhan, ay tumakbo. Lalo sa atin ngayon, sa marathon, ang ating main goal or ating aim is to win the race or to finish the race. Sabi rito, so run that you may obtain it. Verse 25, even athlete exercise self-control in all things. They do it to receive perishable wreath. So sa wreath, ito yung palamuti na ring na ginagamit para i-design para sa mga grave. Pero sa atin is our reward or ating ang ating reward ay nasa atin na, which is yung salvation. Mamaya i-discuss ko pa yung sa bandang dulo. Yung point nung bakit tayo dapat mag-practice o patuloy na magsumikap sa ating kabanalan. And ang sabi pa rito, our aim as Christian is to be holy and not to relax in our Christian living.
So, sabi ko nga kanina, kung bakit sinabi ni Paul to, dahil isineset niya yung limitations ng Christian liberty na kung saan hindi tayo po pwedeng pabanjing-banjing sa ating pamumuhay ng Kristiyano. Na kung saan hindi tayo pwedeng, dahil ligtas na tayo, tayo'y masusunod na lamang sa ating mga gustong gawin. Kaya hindi tayo niligtas ng Diyos para sa katamaran or hindi tayo niligtas ng Diyos para katamaran yung kanyang salita. Habang binabasa ko to, naisip ko yung aking kadalasan na struggle. At hindi tayo malilig, hindi tayo ano doon, hindi tayo exempted bilang isang Kristiyano. Yung paglabanan ng araw-araw nating katamaran, ang ating pagmamataas pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya tulad ng isang atleta, we should have a target or we should have a goal na hindi pwedeng tumatakbo ka nang wala kang pinapangarap. Masarap yung nangangarap, tama naman, no? At alam natin na once we achieve our goals, our aims, is it satisfies. Pero bilang isang Kristiyano, ano ba yung aim natin? Ano ba ang aim ng isang Kristiyano? And that one is to be holy as God wants us to be. Yung kung ano yung gusto ng Diyos sa atin. Katulad nung sa boxing, hindi pwedeng suntok ka lang ng suntok. At hindi pwedeng, alam nyo yung tirang bahala na kung saan sa basketball, hindi ka pwedeng tumira lang ng tumira nang wala kang tina-target. Yun yung isang point na kung saan ang isang Kristiyano dapat meron siyang target. Kung kailangan is pag-shoot, kailangan ma-shoot niya yun sa ring. Kung kailangan sa boxing, tamaan mo yung mismong kahinaan ng kalaban mo, opponent mo. Yun yung target. Sa Kristiyano, ang target natin is to be holy. Ang target natin is to patayin yung kasalanan. That is our target. Kaya hindi pwede tayong magpa-banjing-banjing or tirang bahala tayo. Na pwedeng mag-result 'yon ng kapahamakan ng ibang tao. Sa firing, sa war, hindi natin pwedeng sabihin na baril ka lang ng baril. Nang wala kang target. Dahil yung ano yung magiging result noon? It should be magkakaroon tayo ng ano ng friendly fire or casualties sa mga hindi natin pag-iingat. Kaya in the context of Paul's writing dito sa bandang dulo sa verse 24, our aim to holiness requires, ito yung nakita ko dito, single-mindedness or yung focus natin. Hindi iba to sa pagiging close-minded, no, sa kung saan sarado yung utak. Single-mindedness is having a focus on your target. No, para tayong ano ngayon, para tayong iniisip ko parang nasa business ano tayo. Pero kung nakikita natin yung context kung paano binababa ni Paul to sa mga Korinto, na kung saan ibinanggit niya para mas maintindihan ng mga tao na sumusunod kay Kristo, na ang pagtakbo sa ating kabanalan ay parang kailangan meron tayong target. Marating natin yung dulo. Hindi pwede tayong pabago-bago yung isip na kung saan nakafocus tayo kay Lord and sa ibang araw nakafocus tayo sa sarili natin. Hindi pwedeng ganun, no? So nakita natin dito, yung single-mindedness ay kailangan sa pagtakbo. Hindi pwedeng nasa isip mo yung reward tapos maiisip mo yung matalo lang or sige, okay na yan, sa kanila na yan. Walang ganon. Usual, gusto natin manalo talaga.
And pangalawa, determination and perseverance. Laging magkasama yon. Mahirap mag-persevere nang wala kang determination. Na kung saan hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng maging matatag hanggat wala kang motivation. Parang motivational speaker, no? Pero isa to sa mga reality na nakita natin. Ngayon, sa isang Kristiyano, hindi tayo laging malakas. Hindi tayo laging nasa mode na kaya nating tumakbo ng mabilis. Naalala ko yung isang mga sharing namin in our covenanting na isang shiner ni Deacon Louis. Hindi tayo laging malakas. Hindi tayo laging yung tatakbo. Hindi tayo laging magbubuhat sa ating mga kasama. May mga pagkakataon na tayo itutumba. Meron yung mga pagkakataon na tayo mapapagod, magbabagal sa ating takbo, maglalakad. Pero ang marathon, hindi naman laging requires na lagi tayong tumakbo. Ang requirements na dapat ma-finish natin, marating natin yung dulo. Naalala ko yun, sobrang nakakadurog ng puso. Lalo sa mga nag-aakalang lagi silang malakas pagdating sa pamumuhay bilang Kristiyano. Kaya hindi tayo laging malakas, hindi lagi kaya mong tumakbo papunta sa grasya ng Panginoon. Hindi, kasi tao tayo. No? May pagkakataon na mapagod ka. Matutumba ka, pero dahil sa kagustuhan mo makabalik doon sa grasya ng Panginoon, tinutulungan tayo ng banal na espiritu, makaahon kahit pagapang. Gagawin natin, makaahon lang, makakapit lang. Makabalik tayo doon sa grasya niya. At yun yung nakakalugod sa Diyos. Yun yung isang nakakalugod sa Kanya. Pangatlo, yung self-control. Self-control is a crucial sa pagtatagumpay. Hindi pwedeng lagi kang merong sariling timing. Kaya sa boxing, laging disciplined, self-control yung madalas na tinuturo. Hindi pwedeng lagi kang persado. Hindi ka laging pwedeng, dahil alam mo na, or dahil marami ka ng alam, sige, balat ka. Tinuturo sa atin self-control usual dahil may mga bagay na ang Diyos ang nagbibigay nung pagkakataon. Kaya yung isang illustration kung bakit ang Israelites ay bumagsak dahil nawalan sila ng ganitong pagkakataon. Hindi sila makapag-antay sa biyaya ng Diyos. Hindi sila nakontento na kung saan gumawa sila ng kanilang, ng sarili nilang Diyos-Diyosan na pwede nilang sambahin. Even si Moses, naging problema niya yung self-control. Kaya, ang hirap sa ating liberty. Hindi pwede nating sabihin na okay lang to. Kaya mahirap na pag sinabing sumobra, madalas nakakasama. Diba? Masama bang mag-relax? Hindi. Pero baka dahil sa sobrang pag-relax mo, mapasama yan, no? And dito sa bandang dulo, sa 26 at 27, but I disciplined my body and keep it under control. Sinasabi dito sa bandang pangatlong part, yung discipline. That fighter must discipline their bodies if they expected to win. Walang gustong manalo na hindi nila dinidisiplina yung kanilang sarili. And relatively, Christian must be willing to set aside their selfish interest for the sake of their primary goal, which is the holiness. Hindi naman na natin naasamin yung ating yung pagligtas. Kumbaga, tayo ay niligtas na. Kaya salamat sa Diyos, pasasalamat natin sa Diyos na tayo niligtas na. Ang ating ultimate goal is maging banal, maging katulad niya. Kaya, nung sinabi ni Paul ito, sa mga iba niya pang sinabi, hindi maglalakas loob si Paul na sabihin na imitate me as I imitate God. Kasi yun yung goal niya.
Yung goal niya is to be holy, nakatulad ng sinasabi ng Diyos sa kanya. Yung sa bandang part na I myself should be disqualified, hindi ito yung patungkol sa mga usual na ginagamit ng Armenians or ibang sect as evidence na kayang malust yung kanyang salvation. Pero ito yung sinasabi ni Paul, that may be especially referring sa mga fleshly sin na pwedeng mag-disqualify sa'yo na hindi kanya magamit sa ministeryo. Ito yung nakakatakot. Na dahil sa sobrang pagbababad mo or sa sobrang pagpapabaya mo, may pagkakataon na hindi kanya magamit sa kanya kaharian. Hindi ito yung pagkawala ng kaligtasan. Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako na makikita natin sa Romans 8, 38 to 39. That nothing will separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Yun na yung ating comfort. Pero lagi nating tatandaan na sa sobra nating pagpapabaya or sa ating pagkawalang disiplina, magpwedeng magresulta yon na hindi kanya magagamit, madidisqualify ka sa mismong laro. Na kaya nga minsan sa na isang analogy rito, pagdating sa boxing, alam natin na bago sila mag-start, may weigh-in yan. May qualifications. Na kapag hindi mo dinisiplina yung sarili mo sa pagdating sa iyong body, pwede ka mag-overweight or mag-underweight na kung saan hindi ka pwedeng lumaro. Yun yung nakakatakot, na kung saan hindi ka magagamit ng Diyos sa ministeryo niya, sa pagtuturo or something na pwede niyang gamitin para sa kaluwalhatian niya. Kaya sa atin bilang isang Kristiyano, sa aking pagtatapos, bilang Kristiyano, pag sumikapan nating mamuhay ng may kabanalan upang maging kagamit-gamit tayo para sa kanyang kaharian, tayo'y tinubos na. Tayo'y binigyan na ng buhay na walang gan o yung ating price, pero naway maging goal natin sa atin bilang isang Kristiyano ay tapusin natin yung dulo. Na kung saan pagdating ni Kristo, nakikita niya tayong tumatakbo. Hindi man pagtakbo, kahit paggapang, kahit paglalakad, pero nakikita natin, tinatahak natin yung dulo. Kaya sa oras na ito, yung huling tanong bilang isang Kristiyano, andun ka ba sa lakarin na kung saan ginugusto mong makarating sa dulo? And which is to be holy. Hindi madali dahil hindi naman tayo lahat perfect. Pero sabi ko nga kanina, hindi tayo laging malakas. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon, sa biyaya ng kanyang Espiritu na nag-i-equip sa atin kahit ano pang paraan yan, basta makarating tayo. Sige po, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong salita na patuloy na mag-remind sa amin na kung gaano kakadakila, kung gaano kakapagbiyaya sa amin. Sa aming takbuhin bilang Kristiyano, alam namin hindi kami laging malakas, hindi kami laging tatakbo o hindi kami laging nakafocus, Panginoon. Pero Panginoon, salamat sa biyaya mo na patuloy na lumilingap sa amin. Nagpapaalala na kailangan naming tapusin itong aming trabaho, ang aming takbuhin, ang aming goal, Panginoon. Ama, salamat po dahil patuloy mong ginagamit ang iyong salita upang kami ipaalalahanan. Naway gamitin ito sa aming mga
Magamit namin ito sa aming patuloy na pag-aaral ng iyong salita, sa pakikinig at pamumuhay nito sa araw-araw naming gagawin. At sa pagpapatuloy ng aming gawain, Panginoon, patuloy ka namin itaas dahil ka po ang aming Diyos na dapat namin paglingkuran. Salamat po. At ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.